going to take my second board exam in Filipino literature. Here's the first question. Isalaysay muli ang kapitulong stick out gamit ang mga sumusunod na salita. Stick out. Hinul yapan. Maandar. Madadaganan. Masulhan. So nung nalaman ni Me ano yung pattern ng victima. Yung nalaman niya yung pattern ng victima. Ang naisip nila, napupunta sila sa street ni Junior para bantayan kung anong susunod mangyayari at kung sino ba ang biktima na mapasok ito. Kaya, gusto po malaman kung sino biktima ng kaso ito. Kaya po, Kaya magpe-prepare po sila kaso para makapanood nila, kailangan nila ng isang bansa na mag-stay sa loob. Kaya si Uno, kailangan nila ng van. Kaya si Uno nakaisip siya yung kay doon sa ninong niya po. Nung pumunta sila sa ninong niya, sabi nung nag-isip pa pala po sila. Nang may narinig silang tumawag na, "Michael!" Tapos na silang tatlo tumingin. Kasi yung mga taong bahayan kasi hindi kasi sanay natawagin sila sa mga nickname nila. Yun ninong yun ni Uno, sabi na ni Uno, "Ninong, pwede po ba pera ng van niyo po na hindi po umaandar?" Sabi niya, pero hindi nga yun umaandar, sabi niya. "Okay lang po, gagamitin lang po namin para mag-camping kami." Camping doon sa van na yun, hindi nga umaandar, paano kung biglang umaandar yun? Tsaka, mas maganda mag-camping sa gubat. Sabi nung ninong niya, mas maganda daw mag-camping sa gubat, kaya po. Pero sabi ni Uno, pero yun na po yung tradition, parang yun na po yung kasanayan ng mga kabataan na yun, sabi ni Uno sa ninong niya. "Hindi naman po ko nandito para humingi ng aginal po," sabi ni Uno. Sabi naman niya, "pero mas maganda pa rin sa camping." Nagmaawa naman si Uno na ano, baby eyes po. Tawang-tawa po si, nakita po ni Uno na nagpipigil tumama yung mga kaibigan niya. Pero tumuloy pa rin po siya. Tapos sabi niya, sige, kailan niyo ba gagamitin at saan lang kayo? Saan ba kayo? Sabi na nila, "Diyan lang po sa street po nila, Junior," sabi po ni Uno. Tapos, yun, sabi niya, "Saglit lang, papaayos ko po muna yung van ko," sabi niya. Kaya yun po, pinaayos niya po yung brake. So sabi niya, ayan, sinulyapan
liyapan niya lang yung mga yung break, sinabi niya daw yung ganun. Tapos pinaayos niya na daw yung yun po. Tapos may tinuro po siya sa nila bago po. Tapos yun po. Tapos nung ang naisip nila, tutulak lang nila yun. Tapos yun, tinulak po nila. Kaso, tinulak po nila, sabi ni Junior, patay. Tapos, nagulat sila kasi matarik po yung daanan. May isa pa naman daw daanan, kaso nga lang, 30 minutes pa daw yun bago mapunta dun sa ano. Kaya, ang pinili nila yung matarik na daan. So, ito po yung van, tapos ito po yung matarik na daanan. Ano po yun eh? Si Mayan po yung nasa loob para siya po yung mag-break. Tapos po, pagpababa po sila po, pupush nila po yung van para dahan-dahan po sila makababa. Kaya yun po. Tapos, kaso nung pag-ano po nila, tuloy-tuloy, baga, sabi naman nila, Junior, sabi nila, break, sinagsisigaw na po sila kasi sa madadaganan kami, hindi ko makakagat yung break. Alam lang kasi, anti-gas, kaya hindi ma-break ni Mayan. Kaya naalala niya yung tinuro ng ninong ni Uno yung kalsuhan. Yung ano po, kaya naglagay po siya ng bato doon sa apat na ano, buti na lang po. Tapos, nahimatay po kasi si ano eh, si Sir D, kaya mas bumigat po yun po. Tapos, yun po. Ano ang mga, eto po yung pangalawang tanong. Ano ang mga paratang o binpang kay Aling Kinay sa iyong palagay, bakit kinayaan ito ni Aling Kinay? Tama ba ang pagbintang sa kapwa? Bintang nila sa kanya kasi yung anak niya po kasi namatay. Tapos yung ano yun, yung nakasagasa po dun si Aling Cora. Dahil dun naging sad si Aling Binang. Nagkasakit rin si Aling Cora at the same time. Kaya binagbintangan nila na isa siyang niche, kaya niya magkukulam, kaya niya siguro pinasakit. Nagkaroon ng sakit sa Aling Cora. Hanggang sa tuloy-tuloy na po yung chismis tungkol doon sa magkukulam niya. Yun po. Kaya, plus nabimbintang po kami sila sa kanyang salat na nangyari doon sa pagsabog ng mga manok sa sinampay. Kahit sa pagwala ng Sheila Kuwait, yung alagang puta, pati alagang puta nila, Ate Lutlut, pati ni Kuya Junjun, yun po. Sa iyong palagay, bakit hinayaan ito ni Ate? Siguro po hinayaan niya po kasi ayaw niya po nila malaman na taga-uling lang siya, tsaka nagmo-mourn pa rin siya sa anak niya. Yun po. Ano po? Ito po yung pangatlong question. Ano nangyari at dahilan ng pag-aaway ni Nauno at 30
At paano ito na? So, ano ito ni? At paano ito na solusyonan? Okay, nangyari po ito kasi nung umiiyak po si Mer-Ann. Kasi nawawala si Melvin. Eh dahil may crush si 3D sa kanya, tapos makita niya si Uno tsaka si Mer-Ann na para bang hinalita. Nag-away sila. Binugbog niya nga si Uno eh. Tapos nung si Junior, nung papunta na si Junior pati si 3D sa GMS, sa kanila headquarters, sinabihan niya si Uno na pumunta rin sa headquarters. Tapos nakita nila, nag-away sila, nag-wrestling sila. At paano ito nasolusyonan? Ano po, nung sinabi ni Junior na, ba't ba kayo mag-away? Eh, di ba meron tayo ano ba dito? Kung meron mga kaso na kailangan pa natin ma-solve. Kaya yun po, magbatian na po sila. Number 4. Ano ang iyong paboritong bahagi sa libro na ito? Yung epilogo kasi yung dulo niya po interesting. Actually, parang introduce na rin po yun sa next chapter. Gusto ko po yun kasi mysterious po yung ending niya. Mysterious po ending niya. Biglang nagse-celebrate po sila pagkatapos nung nahanap na nila yung Shino Kid, tapos na-solve na lahat ng mga kaso, nag-celebrate po sila bilang junior detectives. Kaya yun po, biglang natinawag sila ng secretary ni Mayor Decay. Nasinabi daw namatay daw si, tinawag na daw ambulance. Napansin nila yung dito yung sa leeg, yung tuldok dito sa leeg. Ito po yung number 5. Paano malalarawan ang mga TV? Silang tatlo po ay parang perfect match po silang tatlo. Kahit si Mer-Ann ay isang honorary member, bago pa po si Mer-Ann tumating. Perfect match kasi si Uno, perfect po siya. Parang siya yung brains, at the same time leader. Siya po yung nag-iisip sa mga team niya. Si Junior naman, siya naman po yung tagalaban sa kanila. Si Terzi naman, dahil cute siya, charming, may charm siya, pwede siya maging spy tsaka mag-ask ng mga question. Yun po. Tsaka, yun po. Number 6. Ano ang iyong mga natutunan mula sa unang librong DM ang magkulang? Ang naisip ko po na huwag po kayong magbintang sa
sa hindi niyo po alam na kung siya ba talaga yung may sala. Dahil lang ba sa unang nagyari na nag-away kayo? It's in the past na yun eh. Baka nagbago na siya. O posibleng siya nga yun, pero sure ka ba na siya nga ba yung totoo nga ba na siya yung nagnakaw, siya yung nagsabog ng mga ano? Yun po.